saka iniisip ko na lang na it's a bless. Pinangalanan ni Angelica ang boyfriend bilang si Dr. Gerald Alday na konsihal din sa bayan ng San Jose sa Batangas. Niligawan niya ako noong month of November, exclusively dating kami. And December 8 last year ko siya sinagot. Sa panahong yun din kung kailan napansin ng kanyang nobyo ang kakatwang paglaki ng kanyang tiyan. Hanggang sa napansin niya lumalaki ako na hindi namin alam kung buntis ba ako or something ano. So dinala niya ako sa hospital sa Alabang. Pina-ultrasound niya ako, pina-check up, and then na-discover namin na may cyst ako in myoma. So halos nangyak-ngyak pa siya that time kasi parang ang hirap na magpapakasal kayo nang hindi na kayo magkakaanak. And then hanggang sa nagpa-pray over ako, Brother Mike Villarde, nagpa-check up ako sa St. Luke's, nagpa-ultrasound ako kay Dr. Catherine Lin, and then nawala yung sis ko yung myoma na lang. So nagkaroon kami ng chance ni Gerald na magka-baby. Ngunit nagsimula na raw ang problema sa kanilang pagitan sa ikatlong buwang pagbubuntis ni Angelica. Nung inannounce namin magpapakasal kami, nakaplano na lahat. Sa San Pablo Cathedral Church kami magpapakasal on January 8, 2013. Biglang marami ng mga taong nakikialam, sumisira sa relasyon namin. Hanggang sa nagpatalo si Dr. Gerald sa mga issues. Kay Angelica na mismo nang galing na iniwan siya ng nobyo sa ere. Handa ba niyang tanggapin itong muli? Hindi ko rin sinasara ang pintuan kay Dr. Gerald kasi marami pang mangyayari. It's a 4 months. So marami pang pwedeng mabago mangyari. I'll keep praying kung anong na maayos lahat. Of course, because he's still, siya yung ama ng anak ko. Dahil ayoko naman lumaki ang anak ko na walang kilalaning ama, magpapatawad ako para sa anak ko. Inisip ko na hindi isang kahiyento. It is a blessing. And I'm very proud to say na maging mommy ako kahit hindi pa ako kasal. Because against ako sa abortion. And second, ito talagang hiniling ko sa Diyos na magkaanak. Hindi ko naman sinasabi na gayahin ako ng ibang kababaihan. Ano ang mensahe ni Angelica sa kanyang nobyo? Sana pumusirain yung magandang pangarap. Yung pinalano natin na magka-baby bago magpakasal. Sana huwag mong talikuran, huwag mong sirain yung magandang pangarap para sa ating anak. At ikaw na rin nagsabi sa akin na nangarap tayo pareho na magkaroon ng sariling pamilya at gusto natin magkaroon ng tahimik na buhay. Sana ipaglaban mo ako, ipaglaban mo yung anak mo, kung mo intindihin ang issue, mo intindihin ang intriga.